Okay, magandang hapon guys. Ngayon ay may gagawin tayo ngayon na concert amplifier KCS-212. Habang ginagamit to, biglang nangamoy, sunog. So ito yung damage sa kanya, itong TIP41c at TIP42c. Itong dalawang resistor, ayan, sunog. At ito naman, 10k, okay naman to, kaya lang takpan ng uling. So palitan na rin natin. So yung kanyang TIP is plastic. Wala akong makita nito kahit sa online. Ang talagang TIP lang ay metal tab. Okay lang sana ito ipalit. Ang problema, wala akong makuha nitong TW3 na spacer. May nakuha ko dito sa akin, iisa lang. So ipapalit natin ngayon dito sa TIPA itong A1941 at C5198. So ito naman eh, may nakasulat na naman din siya doon. So ito na lang gamitin natin. Hindi na natin kailangan ng TW3 spacer. Ang hirap maghanap na ito eh. Kung bibili tayo sa online eh, pabutin pa na may higit sa linggo bago dumating. So eh, baka gamitin bukas to. Joke eh, dahil linggo. So ito na lang ikabit natin. Mas mataas pa ang characteristics nito compared mo dito sa TIP. So pati itong dalawang buo na to papalitan na din, at pati ito, wala akong makuhang 0.25 ohms, so 0.33 na lang ang papalit ko. Okay naman yan. So isan na natin. Alasin na natin to. Kailangan kalasing ko ito gawa ng yung screw, hindi maano. Ang supply voltage nga pala nito is 24024 AC. So kung pag na-rectify na siya, hindi sina, may capacitor, so posible siyang umabot ng 32 hanggang 36. volts DC. So ayan, bilhin natin itong mga resistor na ito. So
ito naman dalawang transistor. Kung mapapansin nyo nga pala, ito pwede naman to dito kasi may provision na siya daw na butas. Hindi na tayo magbubutas. Ayan. Swak na swak lang siya, sakto. So ito guys, natanggal ko na. Kaya ito gagamit tayo ng mica insulator para dito sa heatsink. At bigyan na natin siya ng thermal paste. Okay, so ito din, bigyan din natin itong tab. Oops, dikit. Ito nga pala guys, first time ko lang makakita nitong TIP na plastic ang kanyang case. Hindi ka gaya itong TIP220 na to is metal tab. Ito plastic. At sa online wala akong makita na ganito eh. Hinahanap ko, wala eh. Ginugil ko na, wala. Siguro bagong labas to, hindi natin alam. O design lang ng concert. So install na natin. PNP. Kailangan lang natin ang maganda, okay?
1941. So ayan guys, kabit na natin lahat. So hihina nga natin. Ayan guys, yan. Okay na. So check muna natin, baka may short sa mga pa. Okay, good. 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 Good, 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 good. Ayan. So bawasan na natin yung kanyang paa. Guys, ito na lahat. Itong resistor naman. Yun guys, kung hindi natin papalitan itong dalawang good, so baka habang ginagamit, mag-iba yung kanyang performance. Yung dalawang channel, magkaiba. So, kailangan lahatin na. Mas maganda to, mas matibay. Kumbaga, upgraded siya. Sabol tayo lang tayo, hindi nagpalit. Ito natin ito. Ito guys, kabit na yung apat na resistors. So, hindi lang natin.
Okay guys, ito na mga piyesa na to na kinabit ko ay na-test ko na yan bago natin bago i-install dito sa kanyang board. So, check lang natin kung tama. C5198, A1941, A1941, C5198. Okay. So, kabit natin tong isang 10k. Chinig ko naman to. So, bali, talagang hanggang dito lang yung naging damage niya. So, ang pinaka-boundary niya is itong resistor na 10k. Kasunod niya itong mga transistors na to. So, wala naman. Okay, na-check ko na rin yan. Good naman. So, malalaman pa rin natin mamaya kung patugtugin na natin. Kung tunog lata o tunog pang disco. Pangkabila. Okay. Good. Okay. Okay na mga filter cups. Ito, tinis ko rin. Okay naman ang capacitance niya. Sakto lang. Check. Okay. So, negative. Ipakapit lang muna. So, negative. Double check. Ito yung ground niya pala. So, ito yung positive. Okay. Okay. Full solder na natin. Double check lang tayo guys. So, bali ang napalitan ng value is itong 0.25 ohms na 2 watts. So ginawa natin 0.33 itong kanyang TIP41 and 42. Ito na ipinalit natin itong mas malaki. So yun naman, check natin kung may higpit. Guys, check natin yung kanyang bias.
bias voltage, base emitter, 0.098 to 0.1 oh, medyo iba pero at least hindi siya mataas. At ang kanyang DC voltage ay 32 volts. So buuin lang natin, tugtugin. So ito guys, medyo na assemble na natin. So kailangan patugtugin na natin. Tugtugin natin ang speaker. Okay. Natin. Power on. So, USB muna tayo. What it means to be taught in this world. Tayo ng ibang tugtog kung gumagana ang kanyang scanner. Hop. Hinaan lang natin, baka tayo maka-copyright. Kanyang bus, may response, treble, okay, balance, left, right, okay, so wala naman na damage dito. Tingnan natin ang kanyang tuner. Mode. Yan, okay. Scan. Bagal na siya mag-scan. Ayun, naka-auto. Wala siyang makuhang ano. Makasagap.
sakit ng digital pagdating sa tuner. Bluetooth, una tayong Bluetooth tayo. Auxiliary. USB ulit tayo. Matik naman yun. Okay. Ayo, Tom Jones. Natin kung umiinit. Wow! Bass. Good. Treble. Good. Balance. Okay. Na guys, yun ang takpan. Concert. Sige pa, unang bukas pa lang na ito eh. Nakabasag ng cellulite na ito. Unaka first time. Okay. Kahapon yung xenon naman ang magawa ko. Hindi pa kinukuha, nandiyan pa. So ito, okay na rin to. Alam ko na maya-maya. Buksan uli natin, baka mamaya may nakalas habang hinihigpitan natin ang mga screw. Okay. Okay. Good.
USB. Okay. Check natin muna yung mic. Sound check. Mic test. So ayan guys, ayan. Sana ay may natutunan din kayo kahit konti sa ating maliit na ginawa. Okay, sa susunod guys, paki-like lang, comment, subscribe na rin. Okay. Baka bukas meron uli akong gawin. Bye.